Ito pong turismo sa atin. Ayon po sa Department of Tourism, yung first 4 months, hanggang ngayon, April, yung foreign tourist talaga, sinasabi ha, foreign tourist. Legitimate. Legitimate daw. Blue-blooded. Yes, 1.7 million. Aba, napakaganda niyan. Mukhang maganda. Napakaganda niyan. Magandang senyales. Almost first half, 1.7 million. Baka matatapos tong taon to, aabot ng mga 6 million yung talagang tunay na tourist, hindi yung mga balikbayan. Ha? Uh-huh. Would you believe, sir, na ang pinakamaraming turistang pumasok sa Pilipinas, Amerikano, from the US? Ay, maraming Pilipino yun. sabi ko nga eh. Na naging Amerikano na. Hindi kaya kasama yung sa balikatan? Hindi naman siguro. Hindi naman. But that's a good news. Ano po? Imagine. Mga balita yun. Kasi yung... yan talaga ang pinakamabilis para umunlad yung ating ekonomiya. Imagine, 1.7 million foreign tourists. Mag-average na lang yan ng $1,000 bawat isa na ginagastos sa Pilipinas. Pero alam mo, Hong Kong, napakaliit na bansa yan. Ha? Mm-hmm. 40 million tourists a year. Shopping. But mainly from China. Apo. 30 million of that, 35 million of that are from China. Wow. So, napakalaking tourist na dumarating sa Hong Kong. Mm-hmm. Kung ganun din kadami ang darating dito sa Pilipinas, abay, talagang uunlad yung ating bansa. Totoo yan. Imagine mo, 30 million tourist, gagastos ng $1,000 lang a week. Yung the whole trip, per pax. Yeah. Nako, 3 billion US dollars. Wow. Or mahigit pa, baka 30 billion US dollars. At dito yan iikot sa Pilipinas. Ang hindi ko lang alam kung in effect na rin, sir, yung plano nila, di ba, na magiging VAT-free na rin yung mga turistang gagastos dito sa may atin. May panukalang ganun. Pero, ang problema, yung House of Representatives naman, may balak itatax yung luxury items. Yun. Kung Benny, ano nga ba bala ang update nun? Yung mga luxury items ay gustong itax. At the same time, yung po... Ano po yun? Bakit, sir? Ano yun? Counterproductive yan. Aha. Wow. Counterproductive. Oo, kasi, alam mo, ang mga Pilipino, mga ano yan, mga wives sa mga yan, yung mga may kaya bumili niyan. Apo. O ano gagawin nila? Pag tinasan mo dito yung luxury tax na yan, 25% yan, pupunta ng Hong Kong yan. At saka Singapore. Pupunta yan ng Singapore. Yung bibili yan. Doon magsa-shopping. Magsa-shopping. Nila, libre na nga kami ng pamasahe. Nag-enjoy na yung pamilya. Nakabili na kami ng mga bags. Pero pag pinasok, sir, yung mga binili doon ng mga produkto, pinasok sa Pilipinas. Huwag ka nang umasa na magkakaroon ng tax, ikaw naman. Walang tax. Kung dalawang bag lang yun. Palagay ko yung incentive for tourism. Apo. Magandang incentive yan. Gawin natin parang shopping mecca ang Pilipinas. Foreign goods. Kaya ba natin na maging at least shopping destination course, sa Asia? Of course, yung standard of living natin hindi mataas. Mm-hmm. Yung rental ng ating mga shops, kahit doon sa mga magagandang shop, hindi naman sing taas ng Singapore at saka Hong Kong. Mm-hmm. Dubai. So, we can even be cheaper. Mm-hmm. Even Dubai. We can even be cheaper. So, magandang gawing shopping destination yung Pilipinas. So, ang pinopromote niya... Dapat pag-usapan niya ni Chairman Joey Salceda ng NEDA at ng ating economic managers. No? Kasi, I think is, talaga ako ang panalangin ko that we make the Philippines, like Metro Manila, for example, Cebu, Davao, a shopping mecca. Mm-hmm. Oh, I mean, local products, foreign products, huwag natin dagdagan ng luxury tax. Ang gawin na, in fact, gawin na lang natin yun. Meron na nga yan eh. Meron nga value added tax sa mga yan eh. Na 12%, di ba? Opo. Magkaroon tayo ng partner mo sa Singapore. Partner, alam mo yung Singapore na kapag ikaw bumili ka sa mga store dyan, pagdating mga import, pwede mong i-refund. Pwede mong i-refund. In England, doon mismo sa department store, pwede mo na i-refund.
Ganyan yun. In England. Oh. Just bring your passport and then pagbayad mo, pakita mo yung passport, tatanggalin na yung VAT. Eh, ganyan din ho yung plano dito sa atin. Ha? Yung anyway, hirap-hirap yan. Alam mo, for the record, in Europe, one of the biggest revenue na nakukuha ng mga powerful nation is through tourism. Like for example, sa England, sa France, they get at least around 100 million plus tourists a year. Grabe naman. Spending at mahal sila eh. So, mga $2,000 per person, per pax. Dito sir sa so, atin. Ang laki. Dito sir sa atin, ano, of course, ang gobyerno nangangailangan po ng malaking pondo. At isa sa mga inaasahan natin ay ang turismo. Pero yung planong yan, na ilibre na ang mga turista sa value-added tax. Na the moment na sila umalis na, lumabas na ng bansa, sa airport, ipipresent nila yung resibo at ire-refund yung kanilang VAT. Anong pakinabang pang makukuha ng Pilipinas? Ang laking pakinabang. Imagine mo, from 5 million tourists, magiging 10 million tourists. Uh-huh. At spending at $1,000 per pax. Uh-huh. Ang laking pakinabang niyan. Uh-huh. Di ba? Kasi hindi lang in other words, kakain ka sa restaurant. Magbabayad ka sa hotel. Uh-huh. So, it will pamprime the economy. Kaya nga sila pumunta rito dahil yung tourist ay VAT-free. Aha. Kaya sila pupunta rito. Ngayon, kung hindi naman, they'd rather go to Hong Kong, they'd rather go to Singapore. So we're trying to compete with Hong Kong and Singapore as far as shopping destination is concerned. So, okay. Tama. So yung local... Thing is, alam mo, at one time, di ba, naging ano na tayo, parang medical tourism. Maganda yung ating mga hospital dito eh. Once upon a time, plinano po yan ni former President GMA. Tatlong medical tourism. Tatlong area ng tourism. Number one, yung ating cultural tourism. Mm-hmm. Yung ating mga beaches and everything. Number two, medical tourism. Number three, shopping mecca. Naku, yung tatlong yan. Partner, kayo, talagang dadag sa mga turista rito. Partner, gusto ko pang dagdagan. Pwede bang religious tourism? Ano yan? Religious tourism. Pwede rin. Diba? Like, yung magko-convention dito. Mm-hmm. Di ba? Kunyari, mga Baptists all over the world. Mm-hmm. Aba, ay ilang millions ang pupunta niyan dito.